Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Siyempre, may pasilip po tayo, mga Kaldab, sa live bukas ng Eat Bulaga. Ito yung kagandahan nyo, mga Kaldab, sa channel ni Mr. Destiny. 101% updated po tayo. Ano man po yung mga nakikita ninyo, ano man po yung mga nababasa at napapakinggan po ninyo, eh, okay lang yan. Alam nyo, sa totoo lang, wala naman po silang alam eh. Di po ba? Wala po silang alam-alam sa mga kaganapan. Tapos kung makapag-react po sila sa atin, sasabihin nila, si Mr. Destiny, fake news na naman yan. Huwag po kayong maniniwala. Be, okay lang mga kalda, basta sa akin, gusto ko updated po kayo. Etong matabang lalaki to mga kalda, si Andre Paras nga po ba yan? Parang si Andre Paras, di po ba? At yung isa na nakatalikod na naka-army cut, di natin... Ang dami nila, di po ba, mga Kaldab, no? Kumbaga, mabibilang nyo yung... Real talk yung mga artista yan, ha? Yung mga nasa rehearsal na yan. Mga artista yan ng Sparkle Artist Center. Malamang sa inyo, baguhan pa lang yan, hindi nyo kilala kasi hindi naman po kayo nakatutok sa All Out Sunday. Kung tatanungin nyo mo ako, mga Kaldab, kung sino-sino po yung mga babaeng kasama dyan sa rehearsal, eh, pasensya na po kayo, mga Kaldab. Masisira po tayo, hindi ko po talaga alam yan. Kaya nga po, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Di po ba? Dahil sabi ko nga po sa inyo, parang si Andre Paras lang po yung kilala ko. Di po ba? Siyempre, kasama ni Mengay at ni Alden yan sa Sunday Pinasaya. Kaya medyo, pero... Pwedeng siya, pwedeng hindi, di po ba? Medyo malabo eh. Pero gaya po na sinasabi ko, huwag po kayong magtanong sa akin, mga Kaldab, kung sino-sino yung mga nakasama dyan. Rehearsal pa lang po yan, mga Kaldab. Meron pa pong, o yung mga host, di po ba, nasa kabila pa lang, yung dance production number. O, ngayon alam nyo na, mga Kaldab, si Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Ano man po yung mga nakikita ninyo, ano man po yung mga nababasa po ninyo, okay lang yan. Bastang importante, nakatutok kayo kay Mr. Destiny, eh bibigay po kayo. Nakapagtataka po kasi, hindi po ba APT to? Marami nagsasabi yung APT nga puro pagmamayari ng Tobiere. Hindi po ba? Pagmamayari ng Eat Bulaga. At ang balita ko nga po dito, nagpagawa si Alden Richards ng dressing room nila ni Mengay. O bagamat pinapupunta pa dyan si Alden, siguro hindi pa po rin masasabi na welcome na welcome dyan si Alden. Siguro kaya rin po pinagamit, di po ba? GMA din po eh, di po ba? Kaya nga po, pero nakapagtataka, bakit kiniklaim po ng Tobiera na sa kanila yan? Eh, paano yan? Ginagamit ng Eat Bulaga o ng tape. Ayan pa rin po yung logo, Eat Bulaga pa rin. Wala pa rin pong nagbago. Ang aantayin po natin dito, yung kanta, di po ba? Yung isang libot, isang tuwa. Yan po yung aabangan natin, kung yan pa rin po ba yung theme song, di po ba? O yung mga show, kung ganun pa rin po ba, may bawal judgmental, Pinoy henyo, di po ba? Yan po yung tututukan natin. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating naman po sa mga kaganapan kay Mr. Destiny, eh 101% updated po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, mas makikinabang po talaga rito yung GMA Kapuso eh. Di po ba? O yung Sparkle Artist Center. O baka may mga kasama rito na taga Sambuanga na pasok nga po ni Soraya, mga Kaldab. Although baka naandyan na si Soraya, hindi lang natin kilala. Di po ba? Gaya nga na sinabi ko, hindi ko po kilala karamihan. O sabihin na natin lahat. Di po ba? Malibang kung hindi tayo nagkakamali si Andre Paras yan. Pero nandyan daw po si Buboy Villar, si Paolo Contis. Di po ba? Pero si Paolo po ba yan? Parang lapad naman po kasi ng mukha. Di po ba? Pero malalaman naman po natin yan, mga Kaldab. Pero na si Eugene Domingo. Di po ba? Si Betong Sumaya. Yan yung mga malalakas ang ugong-ugong na magpapasaya at magpapasigla nga po sa tanghalian. Ngayon, wala pa rin po akong update kung ano na nga po ba kung kailan. Pero kumpirmado na po yung TV5 Eat Bulaga. Hindi lang natin alam kung
may madadagdag po ba silang artista galing sa ABS-CBN, kung kailan nga po ba ito magsisimula, wala pa po, wala pa, kumbaga parang nakikiramdam pa lang po sila. Pero ito nga po sabi ko, Itbulaga, hindi po ba kino-question ng Itbulaga na pagmamayari nga po raw? Pero dito, kitang-kita nyo yung logo eh, di po ba? Halos wala naman pong pinagbago. Parang normal lang po, di po ba? Itbulaga na ganyan, tapos background, di po ba? Yan po yung aabangan natin bukas, mga ka-Aldab. Gaya nga po ng aking laging pinapaliwanag, hindi pa naman po tayo magbibigay ng mga aksyon o reaksyon kapag hindi tayo kumpirmado. Sila lang naman po yung nagpapagulo. Sila lang naman po yung nagsasabi na ayan, binoycott nyo yung Itbulaga, anong nangyari? Kasalanan naman po, i-remind ko lang po ito ha, for the record lang po, sa mga nagtatanong, sa mga baguhan. Kami po, hindi po kami, ang yung Aldab po, hindi namin nilaglag si na Alden, si Mengay, at ang GMA at ang Itbulaga, para sabihin kami po may kasalanan. Kami po, ang binigyan ng, kumbaga, inatsupera. Gaya po ng nangyari sa Itbulaga. Bigla po kaming, kumbaga, inalisan ng karapatan para sa Aldab. Ngayon, naranasan to ng Itbulaga. Ito yung sinasabi ko na karma is real. Kung ano po kasi yung ginawa ng Itbulaga management sa Aldab Nation, ngayon naranasan nila. Sa APT, nilaglag po sila ng TBJ. Sa TBJ, nilaglag din sila ng APT. Di po ba? O, yan din po nangyari sa Aldab. Kaya nga po nalulungkot yung iba. Bakit nga po raw takot na takot silang pagsamahin sila Mengay at Isoy? Totoo naman po eh. Malaki po talaga yung takot nila. Ngayon, di nila alam kung ano yung gagawin. Di nila alam kung magkiklik nga po ba itong artista ng Sparkle Artist Center sa Itbulaga. Pero sabi nga po nila, eh susuportahan naman po ito ng GMA Network. Yung suporta na hindi natin nakita sa Itbulaga. Ito yung sinasabi ko na malalaman at malalaman po natin. Kasi lahat po kasing artista ng ano eh. Dito, oh, puro yung baguhan po yan, di po ba? Puro Sparkle Artist Center yung nakikita natin. Although sabihin natin may bago. Pero wala rito si Karen, di po ba? Batsin nyo po ba? Real talk to, mga ka-Aldab ba? Baka may magre-react na naman. Itong video po ito, ito po ay rehearsal sa mga nagtatanong, sa mga dumadaan sa channel ko. Rehearsal po ito at in-update ko na po ito kanina. Binibigyan ko lang ng ebidensya at resibo. Ganun po tayo, mga ka-Aldab. Pagdating po sa mga ganitong bagay, hindi po tayo nagpapahuli. Real talk to. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga ka-Aldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest, sabay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para mayroon pa pong mga latest na hindi nyo nami-miss, di po ba? Pagdating po sa channel ni Mr. Destiny. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.